Welcome back to my YouTube channel, guys. This is Ian Bahan Vlogs, and for today's video, ire-review na natin at bibigyan natin na actual performance review ang perfume natin na Club de Nuit Intense Man Limited Edition. So, tara! So, nga pala guys, kung di nyo pa napapanood ang previous unboxing video ko sa perfume na to, please check it out on my channel. Para sa initial performance review or para sa initial review ng pabango na yun. So, pakita ko lang ulit sa inyo guys kung ano yung laman ng box nito, ng perfume na to. So, ito siya. Yan. Sobrang makinang. And ito yung kanyang box na binili ko sa Shopee sa Perfume by Nia. So, yun. Yan, tingnan nyo guys. Sobrang legit at ang ganda ng box niya. Ayan. So, buksan ko para sa inyo ulit. Ayan. Para siyang jewelry box. So, ang Club de Nuit Intense Man ay galing sa perfume by armaf. So, meron ng more or less apat na flanker itong Club de Nuit Intense Man. So, meron na siyang EDT, EDP, Limited Edition, and Parfum. So, ang meron tayo ngayon, guys, is yung Limited Edition. This is a Middle Eastern perfume na nirelease noong 2021. So, dako tayo ngayon sa main accords and note breakdowns ng perfume na to. So, para sa main accords, ang main accords ito ay citrus, musky, amber, sweet, fresh, spicy, fruity, woody, animalic, aromatic, and fresh. So, bago tayo mag-proceed sa ating note breakdown, if you're still not subscribed to this channel, please do like and support my YouTube channel by subscribing to this channel. So, yun. Proceed tayo sa top note. For the top notes, meron itong lemon, pineapple, lime, black pepper, bergamot, and pink pepper. For the middle notes naman, ito ay merong jasmine, rose, lily of the valley. For the base notes naman, ito ay merong ambroxan, white musk, ambergris, leather, patchouli, and cedar. Kagaya ng ating mga previous perfume reviews, meron tayong 4 categories kung paano natin nire-review ang ating perfume. So, yung first category natin is yung performance and longevity, price value, compliments and silage, and occasion. So, simulan natin sa performance and longevity. So, verdict ko dito, above average. So far, the best. Since sa Manila ako nag-work, gising na ako ng 4:30 or 4:45. And after ko maligo, so mga 5:30, nag-i-spray na ako ng umaga. 5:30 ng umaga. And kung sakali mang gusto ko maamoy siya ulit sa akin, hindi na ako nagre-respray, or kung nagre-respray man ako, mga 3:30 or 4:30 na ng hapon. So, ganun ka beast mode itong pabango na to. So, buong umaga hanggang hapon naaamoy sa akin itong pabango na to. Okay. So, since perform ang kanyang concentration, basically mas maraming oil contents itong pabango na to. Yun yung main reason siguro kung bakit mas nagtatagal and maganda ang performance ng perfume na to. So, dako tayo sa ating second category, ang price value. So, ang verdict ko sa price value is good or very good as well. Kasi, sobrang sulit na for the price point of 3,200 pesos na nabili ko sa shop ni Perfume by Nia sa Shopee. Ang dami na niyang natalbugan or nalampasan na performance ng mga designer perfumes sa performance na binibigay naman sa akin ng pabango na to. So, sobrang mamahalin din ng kaniyang scent. So, hindi naman natin hindi mapagkakaila na itong Club de Nuit Intense Man
is a known clone perfume ng Creed Aventus. So kung hindi kayo familiar or kung hindi niyo pa naririnig ang Creed Aventus na perfume, ito yung itong pabango na to ang kinuklone ng pabango na yun. So more or less ang pabango ng Creed Aventus is nag-range from 15 to 20,000. So ganun siya kamahal. And since medyo similar yung amoy ng pabango na to doon sa pabango na yun, for the price value, kung on a budget ka, this is very, very good. Now, on to our third category, ang compliments and sillage. Masasabi ko na this is also a compliment magnet. Very good din siya dun sa category na to. Wala akong araw na hindi ako nako-compliment kapag gamit ko ito. Legit. So, isang story dito kasi meron akong 10 ml decant. So wait lang. Meron akong 10 ml decant, nilalagay ko itong perfume na to dito kasi ayoko ng dalhin yung buong bottle and medyo mabigat din siya. Medyo marami na akong ganitong decant na iba't ibang perfume and syempre, minsan pag proud ka sa collection mo, pinapaamoy mo yung ibang mga decant bottles mo. So, meron akong isang katrabaho na tinanong ko siya, anong masasabi mo dito? Hindi niya nagustuhan kasi sabi niya, amoy gamot. Sabi niya ganun, hindi ko gusto. Parang medyo matapang siya for her. So, eventually, kasi medyo nakakabigla nga rin, tinatanong ko rin yung mga kapatid ko or kasama ko dito sa bahay kung okay din ba sa kanila yung amoy nito, yung ganito, yung inamoy lang dito. Hindi rin nila nagugustuhan kasi ang unang reaction nila is amoy gamot, amoy oregano, or matapang para sa kanila. So, hindi na ako nagsalita kasi syempre nga, subjective, nagugustuhan ko siya eh. So, one day, sinuot ko siya sa office. Yan. So, sinuot ko siya sa office, siguro mga 4 to 6 sprays. Siguro dalawa, isa dito, apat sa leeg. Yun. So, ganun lang naman. And then, yan. Nung nagtanong ako dun sa ka-office mate ko na yun, medyo lumapit ako sa kanya. Hindi naman ganun kalapit, pero siguro mga 1 feet away, naaamoy at sobrang nako-compliment ako sa pabango na yun. So, kahit minsan dumaan lang ako sa hallway, sa mismong hallway sa may office namin, naaamoy at nako-compliment talaga ako ng mga ka-office mate ko pag ito yung gamit ko. So, nevertheless, if you want to impress and if you want to exude a something na gusto mong mapansin, very, very good itong perfume na to. This is a good perfume if you want to be noticed. So, yan. Dako tayo sa ating fourth and last category. Saan ba nga natin siya dapat mas gamitin? So, I think na itong Club de Nuit Intense Man Le Parfum is best for office and meetings setup kasi sobrang bango, sobrang good impression ang ibibigay sa'yo ng perfume na to, and at the same time kapag gamit mo to, this perfume exudes power and dominance. So sobrang, aside from mako-compliment ka, very strong ang dating ng may gamit nito. So yun, if air-conditioned yung area or yung office mo, this is very good. Meron kasi yung ibang flanker ng Club de Nuit Intense Man, especially yung EDT and EDP, medyo strong para sa kanila yung perfume na to. So, take note also na since ito ay parfum concentrated or for parfum concentration, hindi na siya masyadong sharp sa ilong and very smooth na siya sa pang-amoy natin. So, yun. On to my final thoughts, guys. So, this one is one of my precious and favorite perfumes in my collection so far. Kahit medyo mura siya, karamihan sa mga perfume na meron ako ngayon, ito yung isa sa pinakamabango, naglo-long last, and also, sobrang ganda, diba? Yan. Collectible item talaga siya. Yan. So, sobrang sulit yung pagkakabili ko dito.
masasabi ko din na pansin ko lang kahit sinasabing limited edition siya, sobrang dami pa rin niya sa market. Hindi naman siya tipong para talaga maging limited na konti yung supply and pinagagawan siya ng maraming tao. Pero kasi marami pa rin akong nakikitang nagtitinda nito sa Shopee. Reminder nga pala guys, if you're buying perfume online, make sure na bumili lang kayo sa mga authorized and nagtitinda talaga ng legit at hindi fake na perfumes. So, yun. Sa final thoughts, sobrang bango, sulit, maganda yung price value, and at the same time, if you're aiming for a complement magnet perfume, this is the right one for you. So, yun na nga. Meron tayong EDP, EDT, Parfum, and Limited Edition Parfum. So, ang meron tayo ngayon is Limited Edition Parfum. So, that's it for today's video, guys. Thank you very much sa pag-antabay. Sana nagustuhan nyo ang aking performance review dito sa pabango na to. And if you like it, please do subscribe and share my YouTube videos. I-like nyo yung video na to kung nagustuhan nyo. Please leave a comment kung sakaling may questions or any reactions kayo regarding the sa perfume na to. So, that's it for today's video, guys. Asahan nyo ang aking iba pang susunod na perfume reviews. So, magkita-kita tayo sa next video. Thank you very much and bye-bye!